Idol madla nakakahanga, may mga hawak gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging pumakarera. For today's video mga kalapatids, eto gigil na si kalawang bird natin dito. Ayan o, pamalakasan natin kalawang bird dito sa isa nating warrior dito sa Grizzle. Dito na natin siya pinari sa Grizzle para mapagpalabas nga tayo nung Tiger Grizzle na sinasabi. Ayan o, Tiger Grizzle na parang Red Tiger Grizzle yata tao sa ganun. Umaris na itong Grizzle natin na hen dito. Ayan, pero hindi pa naman ito sure na pares niya. Tinabi ko lang muna dito eh, no? Para ma-ready na siya sa pairing. Ito, papalisa ko kasi ito eh. Saka ito. Pero kung maaga silang mag-prepare, pwede rin naman sila na ipagpaparisi natin. Ito nga yung mamahalin natin na Red Mule Man, mga kalapatids. Ayan, ganda ng Mule Man na ito, mga kalapatids. Ayan, no? Mga maalakasan. Tapos nga pala, bukod dyan, niready ko na rin yung iba kong mga breeder. Napurga na to. Pero yung water soluble lang na purang ginamit natin. Bali, magpupurga pa ako ng panibago yung gagamitin natin, yung nilalagay naman sa bibig, sinusubo sa bibig, mga kalapatids. Ginamit kong pampurga dyan is yung pepe na powder. Ito, nandito yung sa loob kunin natin. Ito yung ginamit natin na pampurga sa kanila, mga kalapatids. Yung pepe. Ito, maganda rin siya. Para siya yung dati natin ginagamit na powder. Kaso ito, isang ganito lang per litro. So, 2 litro yung lalagyan ko. Kaya 2 yung nagamit natin. Ayan, lumabas nga lahat sa lalagyan. No? Pagkatapos yan, syempre, binigyan agad natin ng Mitmin Pro. Ayan, para ma-recover sila. Syempre, nawala yung mga good bacteria na sama sa pagpurga natin. Kaya, binigyan na natin ng Mitmin Pro. Ayan, syempre, multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, amino acids na may kasamang probiotics. Kaya, napakaganda na itong gamitin. Ayan. Ito yung isa pa natin gagamitin na pampurga. Ayan o. Yung Raptor naman. Ayan o. Kalapatids. Tapos pag bisakit yung mga ibon nyo, pwede nyo bigyan ng Premoxil saka ng Doximol. Yan yung mga ginagamit natin dito. So ito pag arrival ng ibon, to yung gamit natin. Yung Bitmin Pro na yan. Effective to. Very effective. Ito naman sa mga breeder, yung Egg 1000. Ito, kita nyo, ubos na yung laman, no? Yan, binibigyan naman natin ito sa mga manok pag nga sinipon sila. Yan, so alam nyo na yung gamit natin, mga kalapatids, ha? Bukod dyan, ito, kita nyo, may mga YB tayo dito. Kaso ito, yung mga personal ko ng pliers, yung iba dito. Yan, yung iba dito, taken na. Hindi na natin papakita yung iba dyan. Yan. Tapos ito naman yung dalawa kong ready dito nung nakaraan. Yung mga pula. Ito, mga inbreak to. Puro pula bibreed ko ngayon, ayan, no? Ayan, for breeding na rin to. Napurga na rin to ng tubig gamit nga yung pepe. Pupurgayin ko pa ulit ng isa pa para mas makasigurado. So 2 times tayo nagpupurga bago mag-breed. So ito yung isa. Kak yan, kak pareho yan mga kalapatids. Same inbreak din yan. Kaya kita nyo yung mga kulay nila. Mga red check yung katawan. Ayan, kita nyo. Red check na red check. Tapos yung mabutot nila parang mga silver ang kulay. Parang ganun. Ito naman yung off color dito. Yung Grizzle. Ito nga dapat papares ko pala kay Kalawang. Ito pala mas maganda to eh. Ito dapat yata. Ito yung regular Grizzle na tinatawag eh. Ayan. Regular na Grizzle. Yung Grizzle na puti tapos itim ang tuka. Ayan, ganda. Kasi yung kuko niya mga iba-iba kulay eh. Then ito naman yung keyboard nga sa atin dati ni Adolonger. Ito kita nyo. Si Opal. Ayan si Opal mga kalapatid. So ito, makaparis natin to sa puti or sa itim para lalong gumanda kulay. Kak pala to, kak. So magkatabi yan. So surehen to na gender ko tuloy itong isa. Pinagtabi lang natin. Alam tuloy natin na ano siya, kak. Ito naman hen. Mukaparis eh. Buti nga di po umitlog to eh. So saran muna natin yan. Lilipat ko rin to dun sa stock section. Tapos may mga bago tayong ibon na yun oh. Abangan nyo yan sa mga next vlog natin para makita nyo kung saan galing yung dalawa natin. Ibon, dalawa yan. Ayan yung iso. Ito pa iso. Ayan o, parehas pang off color, pang malakasan din niya mga kalapatids. Kakulay na ito, bali puro pula pala yung mga nakalagay dyan o. Meron din akong pararapol sa susunod na araw. Ito pupunta natin. Pasisipat ko lang sa malayo para makita nyo yung pinaka-peso nila. Congrats sa nanalo ha, nakuha na niya yung tipler ha. Biruin nyo yung nakuha niyang tipler, 5. Sangka pa. Tapos may mga certificate pa, buenas na buenas. Teka ito, naglinis kasi ko kanina kaya may mga dyaryo na nakalawit na ganito. Ayan o. Diyaryo ginagamit natin para madaling linisin. Ayan o, ito yung diyaryo yung ginamit natin. Ayan. Nilalagyan natin ng ganyan. Ganda ng poops. Tigas na tigas yung poops. So, ito yung si Tolpo. Yung namuting na maputo lang paa. Ayan o, kaparis na ni Barak dati ito eh. Ayan. Tapos, may bago nating isang ibon pa. Ayun, may isa pa tayong bagong ibon. Ayan, ganda mga kalapatid sa'yo. No? Off color din, syempre. Di ko sure kung Tiger Grizzle yan o ano.
saka na lang natin i-unbox. Papakita ko sa inyo yung mga bago natin mga ibon sa mga susunod na araw. Eto na gukbo yung itlog. So yung itlog nila hindi tumuloy. Tinapon ko na kanina yan, kaya wala na yung pugad. Inalis ko no. Lilinisin muna natin. Ayun yung dalawa oh. Nagukbo yung itlog nila, sayang. So pahinga muna yung dalawa na to. Saka natin ulit tutuloy yung pag-breed sa kanila. Baka paghiwalayin ko muna to. Ayun, okay din naman sila. Healthy naman din yung mga pups nila. Ganda ng pups. Matigas na rin. So pwede na ulit i-breed to. Magpapatuyo muna ako siguro ng buhangin para magamit natin. Ayun oh, yung mga ibon nating. Ibon na yung mga manakapahinga na. Yung dati nakapwesto dito, wala na. Iba na to. Ayun, umitlog pa yung isa oh. Bagong lipat lang to. Ito yung pang ano natin, pooling natin noong nakaraan. Ito yung purong kapatid nila AJ sa kanila Kobe na hen. Ayan, dahil ano to, pool save nila Kobe sa kanila AJ. So multiple pulley winner line to. Ayan, umitlog mga kalapatids ng isa. Wala naman si Emilia to kasi katabi niya dun sa likod, babae. So wala to. Okay na rin siya, pwede ng breeder oh. Malaki na itlog oh, saka tuwid naman. Maganda size ng itlog, saka makapal. So kaya kinuha ko yan kasi gagawin ko ngang breeder. Kukunin natin, lilipat natin yan. Hanap ako ng kapare. Sa in may dalawa pa tayong bagong ibon dun oh. Ayun, mga off color. So baka nyo, baka parapol ko yan ha. So baka ba, may certificate din yan syempre. Pati yun, may mga papel lahat yan. Syempre, kompleto papel is mga warriors natin. Ito, balik ko muna dito. Pem oh, didila. Pem, didila yan. You know, diba? Favorite niya. Favorite niya ko, ibigin natin mamaya. Ngayon, ito papakita ko sa inyo yung sabi ko sa inyo na pamimigay ko kung gusto nyo lang naman. So yung pararapol ko na isa, pamimigay ko. Ito, ito, natin nyo ito. Ayan, pamimigay natin yan, yung isang nokman na yan. May kapares yan, siyempre. Ayun yung kapares niya, oh. Ayan. Natin yung puti na yan, mga kalpatid sa yun, oh. Ayan, hindi ko na masyadong pakikita. Basta ayun, yung puti na yan. Yung lahi ng puti na yan, resell chicken niyang kulot yan. Ayun, kamukha na ito ni Warden Jr. Ganyan din ang lahi. So mga kulot, kita nyo yung mga manok natin dito. Ito, batang kulot din to. So ayun yung mga kulot to. Ayan, kita nyo yung mga itsura nyan. Ayan o. Kulot na sisiw, ayun kulot din. So puro kulot na yan. Kasi nga, ang nanay nila, ito yung nanay nila. Ayan, itong nasa taas. So bibigay ko sa inyo yung nasa taas na yan. Kasama nung puti na yon na kulot na manok din. Ayan, isang pares na manok. Ayan, pwede ko rin samahan ng mga ganitong sisiw, ayan, o, makadagdagan ko pa. Manok naman para raffle natin. So, baka may mahilig sa manok dyan, PM kayo dyan. Siyempre, yung mga magko-comment ng gusto, eh, mag-comment na kayo sa video natin na to, tapos pipili ako, no? So, bali, siyempre, kung sino yung pinakamaraming comment, saka most likers natin na magko-comment na gusto nga ng manok, sa kanya mapupunta yung mga nokman na yun, no? Pipili ako, so bigyan nyo ako ng ilang araw bago natin mapili kung sino yung mananalo nun. Kaya kailangan agi talaga kayo nagko-comment para pagka may pararapol tayo, pamimigay tayo, kayo agad yung makakuha. Priority talaga ganun, no? So hindi na natin kailangan bulahin. Basta yung madalas mag-comment na nakikita ko, siya yung tatanggap ng mga regalo. Tapos may mga off-color pa, may mga kalapati pa rin tayo pamimigay. Siyempre, abangan nyo lang yan. Basta mag-comment kayo palagi. Thank you yung mga comments nyo. So, kung nire-ready ko lang yung mga binibreed ko dito, parami tayong mabibreed ng mga warriors para sa next breeding. Ito, naka-ready na rin sila. Naglugon lang yung iba, eh. Kaya hindi pa natuloy sa breed. Ito yung mga grizzle nga. Ito, ano. Pag-iwalayin ko pa yan para mas marami tayong breed na grizzle. Ito pa. Pati sila Borga. Tasalang na to. Siya'y kalapatistang napakadaling nakinakilala.